Magsitayaw po ang lahat. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, pinalalakas ng Diyos ang ating loob sa pamagitan ng Ebanghelyo ngayon. Pagpapagaling niya doon sa isang ketonging may sakit na nagmakaawa sa kanya at kanya naman pinagbigyan. Ganyan ang ating Panginoon, mapagbigay ng biyaya. Tayo naman, nakalulungkot, binibigyan na tayo ng biyaya, madalas tumatanggi pa tayo. Kanya magsisi tayo ngayon sa ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatawa ay matubos at mabuhay. Ang pagako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Nang 99 na taon na si Abraham, napakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, "Ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan, ikaw at ang iyong lahi." Sabi pa ng Diyos kay Abraham.
Ganito ang inyong gagawin. Lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin. Sinabi pa rin ng Diyos kay Abraham, hindi na Sarai ang itatawag mo sa iyong asawa, kundi Sara, sapagkat siya'y pagpapalain ko. Magkakaanak siya at magiging ina ng maraming bansa. May magiging hari sa kanyang mga ina po. Nagpatira pang muli si Abraham, ngunit napatawa siya ng kanyang maisip na siya'y matanda na. Nasabi niya sa sarili, magkakaanak ako ngayong ako'y 100 taon na. At si Sara, maglilihi pa ba iyong gayong 90 taon na? At sinabi niya sa Diyos, mabuti pang si Ismael na ang inyong kalingain at pahabain ang buhay. Nagkakamali ka, Abraham. Si Sara ay magkakaanak ng isang lalaki at tatawagin mong Isaak, wika ng Diyos. Makikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi magpakailanman. Tungkol naman kay Ismael, ipagkakaloob ko ang kahilingan mo. Pagpapalain ko siya at pararamihin ang kanyang lipi. Magkakaanak siya ng 12 prinsipe at magiging bansang makapangyarihan ang kanyang angkan. Ngunit hindi sa kanya matutupad ang ating tipan. Matutupad iyon kay Isaak, ang magiging anak ni Sara na isisilang sa darating na taon, sa ganito ring panahon. Pagkasabi nito, nilisan ng Diyos si Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Siya ay laging pagpapalain. Kung ang poon ay susundin. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya. Uunlad ang kanyang buhay. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Ang tahanan, sa tahanan ang asaway, parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin. Buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Magsitayo na po ang lahat. Upang matuwas niya tayo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbasa sa mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang ketongin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo, ang wika niya, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Hinipo siya ni Jesus at sinabi, ibig ko, gumaling ka. At pagdakay na wala ang kanyang ketong, huwag mo itong sasabihin kanino man, bili ni Jesus. Pumunta ka, pasuri sa mga saserdote. Pagkatapos magandog ka ng haing iniuutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Mga minamahal na kapatid sa Puong Nazareno, magandang umaga po sa inyo lahat. Abay, kay lakas ng loob ng ketongin na lumapit kay Jesus. Una, alam nyo, narinig ninyo, kung paanong napakaraming mga tao ang sumusunod kay Jesus. Ang ketongin, hindi dapat na makihalubilo o lumapit sa mga taong walang ketong. Dapat meron siyang dalang bell at kanyang patutunugin yon. Hindi para sabing taho, taho, o sorbete, sorbete, hindi. Kundi para sabing marumi ako, marumi ako. Ang gusto sabihin, huwag lalapit ang sino man. Ngunit itong ketongin, binaliwala yon. Ang ginawa niya, basta lumapit kay Jesus. Talagang gusto niyang malapit kay Jesus. At nanghingi. Anong hiningi? Sabihin lang po niyo, gagaling ako. Baep, nakita ni Jesus ang laki ng pananampalataya ng taong ito. Hindi niya sinabing, kung mapagagaling ninyo ako, pagalingin ninyo. Hindi. Sabi ng ketongin, gustuin lang ninyo, gagaling ako. Mga minamahal na kapatid, tandaan ninyo to, mamaya magkukumunyon kayo. At pagkukumunyon ninyo, ano sasabihin ninyo? Panginoon, di ako rapat dapat lumapit sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling ako. Sana naman dibdibin din ninyo yon. At sabihin ninyo sa Panginoon, kaya-kaya mo, Lord, mapagagaling mo ako, basta gusto mo. Kaya inihiling ko lang, sabihin mo. Yan ang pakiusap ko sa inyo. Maraming mga himalang naghihintay mula sa Panginoon para sa ating lahat. Ang kulang ay hindi ang kanyang kapangyarihan. Nandyan yan, lagi, hindi nawawala. Ang Poong Nazareno ay makapangyarihan sa lahat. Sabihin nga ninyo, lakasan ninyo, ang Poong Nazareno ay makapangyarihan sa lahat. Lakasan pa ninyo, ulitin ninyo.
minsan pa lalong malakas. At ngayon, pinakamalakas, sabihin ninyo, Pong Jesus, gustuin mo lamang, mapaggagaling mo ko. Ulitin natin, Pong Jesus, gustuin mo lamang, gagaling ako. At sa paniniwala ninyong yan, halinawa, ipagkaloob ng Panginoon ang inyong kahilingan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal na kapatid, buong lakas loob tayong tumawag sa Panginoon na nagmamahal sa atin at sabihin natin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway hindi magkulang sa kanyang pagtanggap sa mga isinasantabi at nakakaligtaan ng lipunan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nagsasaliksik sa paggamot, naway gabayan ng Panginoon upang makatuklas sila ng angkop na gamot sa mga sakit na hindi pa nalulunasan. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating komunidad, naway tumulong ng may pag-ibig at kalinga sa mga taong nakakaligtaan ng lipunan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga may sakit, mga nagdarahop, at mga nalulumbay, naway tumanggap ng pag-aalay mula sa kanilang mga kapatid na Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga yumaong nananalig kay Kristo, naway tanggapin sa paghahari ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Aming Panginoong Hesus, yamang ikaw ay makapangyarihan sa lahat at yamang mahal mo kami, bawat isa sa amin, nananalig kami na didinggin mo ang aming panalangin. Siniling namin ito sa iyo na nabubuhay at nag-ahari, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa nambana ng krus ay siyang pumawis
sa kasalanan ng mga ng buong mundo sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasiyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhan tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghalang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naiyeg ang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus siya'y nadaig at nang masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunye sa iyong kadakilaan. Siluhod ko ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanya pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunye natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala
sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasamo namin na kami makikinabang sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kabiyak ng dibdib, kaysa ng mga apostol at na lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Bilang mga magkakapatid, dasalin natin ang panalangin tinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang pagbabalik ni Hesukristo ng aming tagapagligtas. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, pinagkakaloob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mong tungayan ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong sambayanan, at pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, nabubuhay ka't nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi sumayin niyo lahat. At sumayo rin. Bigay po ninyo ang kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayong amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kasalanan ko, ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupuri. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugtan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umaasa. Poong Jesus Nazareno, patawad po, naway gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at sa ika'y kasama mo. Sa mukod na sa
salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at mapakailanman, ikaw'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus, nasa reno. Mahal na po, Jesus Nazareno. Mga paalaala sa mga nagsisimba, patuloy pa rin pinalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo na mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo, Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala na lamaymayin at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa. Umayo kayo, nagmamahalan sa isa't isa. Salamat sa Diyos. Amen.